Magandang umaga pong muli. Nandito na naman ako para magbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa pagmamanukan. Muli na naman tayo magsasama-sama sa isang napakahalaga at napakagandang episode tungkol sa poultry farming. Topic natin ngayon ay tungkol sa pag-formulate o yung paggawa ng isang feeds para sa broiler o yung pang-meat production. Gamit ang mga halaman na nasa paligid o bakuran nyo lamang. Kaya napakagandang topic ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya kung ikaw ay may manukan o nagbabalak magmanukan, aba, ang video ito ay dapat mong mapanood hanggang sa dulo. Okay, bago tayo magsimula, paki-subscribe lang and share ang video ito nang sa ganun ay mapanood din ang iba. Ang inyo pong mapapanood at matutunghayan sa videong ito ay isang kaalaman tungkol sa pagmamanukan o poultry farming. Lahat ng nilalaman na videong ito ay hindi katsang isip lamang. Ito ay base sa aking masusing pagsaliksik, pag-aaral at pagbasa ng napakaraming artikulo tungkol sa paggawa o pag-formulate ng feeds o patuka para sa poultry farming. Ang layunin ko sa paksang ito ay ang makapagbigay ng kaalaman sa mga nagmamanukan o poultry farmers para makilikha o makagawa ng sariling recipe ng feeds o patuka. Marami kasi mga farmers ang di na kumikita sa pagmamanukan at minsan nalulugi pa dahil sa mataas na presyo ng feeds o patuka. Sa abot ng aking kaalaman at kakayanan ay sinaling ko sa Tagless o Tagalog English version ang topic na ito para mas madaling maunawaan. Maraming salamat po. Okay, ang feeds mga kaibigan ay may anim na major components. Ito nga ang carbohydrates, fats, proteins, mineral, vitamins at ayong tubig. Ito yung mga essential amino acids, itong arginine, glycine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, at valin. Ang mga essential amino acid pong ito, kaibigan, o mga kaibigan, ay dapat kompleto. Hindi po pwedeng wala ang isa o dalawa dito. Dapat po kompleto, hindi po incomplete kasi isa man po dyan ay wala. Hindi sila totally nagpa-function. Hindi sila nagtatrabaho. Ika nga, kasi may mga koneksyon po yan sa isa't isa. Kaya mahalaga pong kompleto yan. Okay, linaw po tayo dyan. Ganun din po dito sa vitamins. Kasi ang kompleto din po ito. Ang poultry o pagmamanukan ay isang malaking bahagi ng pagsasaka o agrikultura. Ang sapat na bitamina at mineral sa feeds ay susi ng magandang produksyon ng poultry o pagmamanukan. Ang kulang naman o di sapat na bitamina at mineral sa feeds ay nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan ng poultry o di kaya sa pagkamatay ng mga ito. Ang bitamina ay may dalawang klase. Isa na dito yung fat soluble, ito nga yung vitamins A, D, and K. At ang water soluble, ito naman yung mga grupo ng vitamin B complex. Kaya mahalaga po yan, nakompleto din. Ganun din po sa mineral, ito yung mga mineral na kailangan ng ating manok. Kaya dapat nakapaloob po ito sa isang feeds. Itong calcium, sodium, chlorine, phosphorus, potassium, at magnesium. Sa mga micro-minerals naman, itong copper, iodine, iron, manganese, zinc, stress minerals naman, cobalt, at selenium. Mga kaibigan o mga kapwa ko nagmamanukan, sa pagpo-formulate po ng feeds, kailangan po o lagi natin iisipin na kumpleto po yung mga ito. Kasi sabi ko nga, ang bawat isa dito ay may koneksyon, isa man sa kanila ay wala, hindi sila totally nagpapangsyon. Okay? Okay, dako na tayo sa feed formulation. Ito na yung ating main topic. Ayan pong nakikita nyong pictures ay, o picture ay ako po yan. Kung saan ang boses na inyong naririnig, yan po yung picture na yan. Okay? Okay, start tayo.
Dako muna tayo o tunghayan muna natin ang mga sangkap. Assuming nagagawa tayo ng 100 pounds na feeds o grower feeds, ito ay para sa 22 to 60 days old na broiler chicken o yung pang meat production. Iba po kasi yung formulation ng pang egg, yung paitlog ng manok. Okay? Ang required crude protein niya po ay, o proteina ay 20%. Yan. Okay, ito yung mga source of energy, mga pangunahing sangkap. Yan, corn, cassava root meal, rice bran, yung pino po ito ah. Ang corn po ay may 9% na proteina, cassava root meal ay 6.42, rice bran ay 9.50 na proteina. Ito naman yung sa mixed B, ito yung source ng proteins o ng proteina, vitamina at mineral. Yan, tenebrio molitor, mealworm po ito. Yan, napakataas po ng kanyang proteina. Kung hindi kayo familiar dyan, ay sa mealworm na yun, tenebrio molitor, may separate na po akong video. Uploaded na po yan sa 4CK feeds sa YouTube. Click nyo lang po ang 4CK feeds doon, makikita nyo po yan. Ganun din po itong moringa olivera, itong malunggay. Uploaded na rin po yan sa YouTube ng na 4CK feeds. Cassava leaf meal, ganun din po, uploaded na yan. Lahat po ng process niyan ay mapapanood nyo doon. Kaya di na kayo mahihirapan. Yan. Itong Tricantera gigantea Madre de Agua ay gagawin ko pa lang ang video nito. Okay. Kung inyo po mapapansin, lahat o karamihan sa aking ingredients ay sabi ko nga kanina ay napakadalang i-provide o hanapin dahil kung tayo ay nasa probinsya, nasa paligid lang natin yan, o kaya natin itanim o alagaan. Kaya napakaganda po ng kalalabasan yan. Okay? Peaks ingredients. Ito po yung mga peaks ingredients. Isa-isahin po natin na yan. Okay, sodium chloride. Ito pong sodium chloride ay asin, yung table salt, yung ginagamit natin sa pagluluto. Ang inclusion level po niyan sa pag-formulate ng feeds ay 0.53%. Yan. Meron din po sa calcium carbonate, 0.90%. Yung calcium carbonate po ay pwede tayong gumamit niya ng lime or yung oyster shells. Yung talaba, yung shells noon, linisan nyo lang at i-grind ng pinong pino. Yun po yung magiging source natin ng calcium carbonate. Corn oil and BCO. Ano yung BCO? Virgin coconut oil po ito ha. Yung nyog. 4% ang inclusion level niya. Hinati ko po yan. 2% sa corn at BCO 2% din. Ang corn oil po ay napakagandang hinahalo yan. Dahil po ang corn oil ay may mataas na fatty acids, yung linoleic acid. Ang linoleic acid po kasi ay hindi dapat wala o dapat ay nasa feeds po yan. Yung linoleic acid, 1% po ang kinakailangan na inclusion na linoleic acid. Yung corn oil po na 2% ay sapat na po para makapagbigay o makapag-provide ng 1% na linoleic acid. Okay, molasses 3%. Kung wala kayong molasses, optional po. Pwedeng hindi niyo na samahan 'yan. Growth promoter. Papaliwanag po lang po itong growth promoter. Ang feeds po kasi mga kaibigan, hindi pwedeng walang antibiotic. Kasi ang antibiotic, ang trabaho po niyan sa feeds ay siya yung nag-i-inhibit, pumipigil, pumupuksa. Kumukontrol doon sa mga possible na sakit o mga bad bacteria na nasa intestine ng manok. Kaya may antibiotic po ang feeds. Kaya lang, alam naman po natin na ang antibiotic ay may masamang side effect sa ating kalusugan. Kaya ito po ang alternatibo sa antibiotic na gagamitin natin. Tawagin na lang natin siyang growth promoter.
Madali din po itong i-provide dahil herb and spices lang po ito. Plant-based din siya. Ayan, magtanim lang po tayo ng mga herbs and spices. May separate video po tayo dyan kung paano niyan ginagawa. Okay? Yan po ang mga gramo niya. Total in grams, 4,277.37256. Convert po natin yan sa pound. Kasi kailangan po natin ang numerong yan. Ayan, 9.43 pounds. Kasi po, ileles natin yan sa 100. Ano po itong 100? Yan po yung timbang na pinoformulate natin o gagawin natin feeds. Ilis natin yung 9.43 na fixed ingredients kasi yung fixed ingredients po ay hindi po yan nakakapag-contribute ng protina. Kaya itong tirang 90.57, yan lang po ang kukuhanan natin ng protina na dapat dun sa huling steps ng ating presentation o video ito, lalabas dun na 20% para sa grower feed. Okay? Kaya manatiling nakatutok at makikita nyo kung paano siya i-compute. By step 1A, yan, find out the average protein of those ingredients. Kunin muna natin yung average protein ng mix A. Ito yung source of energy dito sa corn, CRM, at rice brand. Yan. Simple lang po ang pagkuha niyan. I-multiply lang po natin yung 1% ng corn sa kanyang protein na 9%. Yan po ang lumabas. 0.09, ganoon din po sa CRM, yung cassava oatmeal at rice brand. Nag-total po siya ng 0.3442 na protina. Ngayon, para ma-convert natin siya sa percent o makuha natin yung average protein, ayan, multiplying lang natin sa 4 parts. Bakit 4 parts? Kasi nga po ito, isang parts ng corn, isang parts ng CRM, at dalawang parts ng rice brand. All in all is 4. Then, multiply to 100 dahil percent pong hinahanap natin. Kaya, 8.605% yung average protein. Makikita po natin ito, kaya natin ito hinahanap kasi kailangan natin ito sa susunod na step. Okay? Step 2, mix B. Kunin din natin yung average protein niya. Yan. Yan. Nakakuha po tayo ng 1.2371 na total protein niya. I-convert natin sa percent. Same procedure po. Divide to 4 parts, then multiply to 100. Kaya may 30.9275% na average protein. Yan. Dito nyo na makikita yan sa step 2. Yan. Ang step 2 po ay simple. Gumawa lang ng square box o kahon at ilagay ang nutritional requirements ng grower feeds. Ito yung ginagawa natin. Is 20% nga ang required niya sa loob o gitna ng box. At ilagay din ang average protein ng mix A at mix B sa kaliwang bahagi ng box. Bandang itaas yung sa mix A at bandang ibaba naman yung average protein ng mix B. Sa pamamagitan nito ay makukuha natin yung parts at total parts ng mix A at mix B na kailangan sa computation, susunod na step o sa square box method o person square method. Ito na nga yan. Ayan. Ito yung sinasabi kong box. Bakit 20 ang nakalagay dyan? Kasi nga 20% protein ang hinahanap natin. Ayan, ito yung sa mix A, yung kombinasyon ng corn, CRM, at rice brand. Yung average protein niya ay 8.605. Then sa mix B naman, nakuha natin average ng mealworm, moringa olivera, cassava leaf meal, at Madrid de Agua ay 30.9275. Ayan, paano makukuha yung parts dito? Kasi nga parts yung hinahanap natin. Napakasimple po. I-minus lang natin o subtract lang diagonally. Gaya nito, 8.605% minus 20. Ang actually negative, di ba? Negative 11.395 na parts sa mix P.
kaya lang i-disregards po natin yung negative sign. Yan, kaya 11.395 yan. Ito naman, 30.9275 minus 20 at 10.9275 ang parts naman sa mix A. Then, i-add natin yan para makukuha natin yung total parts. Yan na, 22.3225. Yung mga numero pong ito ay makikita nyo sa susunod na steps. Kaya po natin pasunod-sunod kinukuha hanggang sa mapunta na tayo doon sa 20% crude protein na kailangan natin. Yan. Okay, ito na po siya. Pero bago yan, may mga konsiderasyon kasi sa paggamit ng square box o yung person square method na yan. O yun, sa maayos na paggawa at tuloy-tuloy na square box ay may mahalagang dapat ikonsidera. Ang value sa gitnaan ng box ay kailangan napapagitnaan ng dalawang value na ginamit sa kaliwang bahagi ng square box. Ibig sabihin, nasa intermediate siya. Halimbawa, ang 20% na kailangan protina ay napapagitnaan ng value ng mix A na ito nga 8.605% at mix B na 30.9275. Pwede po yung 20% dahil napapagitnaan po yan ng dalawang yan. Pero kung tayo ay gumamit ng barley, example yung barley po ay may 12% lang kasing crude protein yan at ang mais naman ay 9% na protina, ang square box calculation method ay hindi gagana dahil ang 20% na crude protein requirements ay kulang ang value ng protina ng barley at ng mais. Okay, malinaw po ito, ha. Yan. Step 3. Converting parts to percentage of ingredients ratio. Yan. Mix A. Yan. Ito na po yung parts ng mix A kanina. Nakuha natin. 10.9275. Bakit? Kinuha natin yung total parts. Yan. Dahil i-divide po natin yan dito sa 10.9275. Yan nga po, 22.3225 total parts, then multiply to 100 kasi po kukuha natin yung percent ratio. Ibig sabihin po, ang kailangan natin na porsyento sa 100% ay 48.96 sa mix A, doon po sa tatlong ingredients, sa mais, sa kasaba, root meal, at rice bran. Pag sama-sama po yun ay 48.96% na kailangan natin doon. Ayan. Sa mix B naman, same procedure. Ayan. At nakakuha tayo o lumabas dito na 51.04% na kailangan natin doon sa dito sa mix B na mga ingredients. Doon sa mealworm, sa moringa oleifera, kasaba leaf meal, at madre de agua. Yan. 51.04. Kaya total niya is 100%. Dapat 100% po ang total, ha. Pag kulang o sobra, ay huwag na tayong tumuloy. Huwag na tayong mag-proceed sa next step. Kasi mali na po ang computation natin. Balikan natin yung una. Baka may nakalimutan po tayo doon. Okay. Step 4. Yan. Convert na natin yung percentage to pounds. Yan. Ito na yung balancing ratio ng mix A at mix B. Yan. Dahil ang nakuha natin yung percent ay, sa mix A ay 48.96. Yan. Multiply natin sa 90.57. Ano ba itong 90.57 na ito? Ito po yung tira. Actually, 100% na feeds po ang ginagawa natin, di ba? O yung pinuformulate natin. Niless na lang natin kanina o binawas natin yung fixed ingredients na kaya naging 90.57 siya. Dahil nga yung fixed ingredients ay wala namang nagko-contribute na protina yon. Pero napakalaga din po nun. Iba yung role nun sa kalusugan ng manok. Kaya ang kinalabasan niya po ay 44.3472 pounds sa mix A. Yan po yon. Sa mix B naman, ito naman 46.226928 pounds. Yan, kaya total siya na 90.57. Ngayon, step
5A. Yan, resume calculation of components and check the contributed protein of those ingredients. Dito na natin malalaman kung ilan ba ang na-contribute ng mga protina ng lahat ng ingredients na ito. Yan. Dapat lumabas po dito na 20% lahat. Pag sumubra ako kumulang, ay mali ang ating computation. Okay? Gaya nitong corn. Ang corn po ay 25% ang ratio niya o ang inclusion niya. Kaya yung 25% ng 44.343072 pounds ay 11.085768 pounds. Multiply sa kanyang protina na 9%, kaya nakapag-contribute po siya ng 0.9971 pounds na crude protein. Ganon din itong CRM, yung cassava leaf meal, 25% yung ratio niya, kaya 11.085768 pounds. Multiply sa kanyang protina na 6.42, kaya ito po yan, and so on, rice brand. Nagtotal po siya ng 3.81572135 pounds na crude protein. Yan. Mixed weight tayo. Ito. Yan, the same procedure po sa mix A. Lahat po 25% ng kanilang inclusion. Yan, 25% po ng 46.226928 ay 11.55672 pounds. Multiply sa kanyang protina. Yan po ang naging contribution niya. O na i-contribute niya ang protina. 6.12506796 pounds na crude protein. And so on. Moringa Olivera, CLM, and Madre de Agua. Nakapag-contribute po yung apat na ito ng 14.2968 3316 na crude protein. Ngayon, i-add natin yung dalawa. Ito na yung step 6 or final steps. Yan, converting protein to percentage. Yan. Sa mix A, sabi ko nga kanina, 3.81 something. Yan, mix B, ito na yung 14.29 something. With a total of 18.1125541 pounds. Pounds pa lang po tayo. Para ma-convert na po natin yan sa percent, kasi percent ang hinahanap natin. Actually, 20% ang hinahanap natin. Napakadali lang. Yung total protein po na 18.1125541 divide po natin sa 90.57. Ito po yung pinoformulate natin na feeds. Then multiply to 100. Kaya ito po ang kanilabasan niya, 19.9984 479.49% crude protein. Pag ni-run out po natin yan ay 20%. Eksaktong-eksakto po sa ating pinoformulate na grower feed na nagre-required ng 20% crude protein. Okay? Kung medyo nabilisan po kayo sa video, ulit-ulitin nyo lang po. Makukuha nyo rin po yan kasi step by step na ito. Okay? Eksaktong-eksakto po. Okay, thank you very much. Sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng kaalaman tungkol sa pagmamanukan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat at mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless you all. Thank you. Sana ay na-amaze na naman kayo sa vlog na ito at sana ay nabigyan ko kayo ng panibagong kaalaman, udagdag kaalaman tungkol sa pagmamanukan. Manatili lamang pong nakasubscribe at pakishare na din po sa iba para mapanood at makatulong din sa kanila. Okay, magandang magandang umaga. God bless you.